ano nga bang impact sa kalusugan ng isang ina ng pag-aalaga ng batang may autism spectrum disorder. Ang pag-aalaga ng anak na na-diagnose with autism spectrum syndrome ay minsan stressful sa isang nanay. Pero ano nga bang effect ng stress sa katawan at kalusugan ng isang ina? Stress can actually affect physical, mental, emotional, spiritual, and even social life ng isang nanay. Let's talk about physical. Ito yung parang laging pagod na pagod. Masakit ang katawan, masakit ang muscles. Minsan nga hindi pa nakatulog ng tama. Kung kaya tuwing umaga ang feeling natin laging pagod pa rin tayo. Dahil kulang tayo sa tamang tulog at pahinga. Ikalawa, emotional. Minsan masyado na tayong nalulungkot. Pwede siyang magkar ng anxiety, depression, even how they communicate with other people na apektuhan na. Dahil sa patuloy na lungkot na nararamdaman nila sa pagsubok na kinakaharap nila. Ikatlo, mental. Minsan hindi na sila makapag-isip ng tama. Palagi na lang silang may nakakalimutan. Ang feeling nila laging may kulang. Social. Kaya kung minsan ayaw na nating lumabas, nakukulangan na tayo ng oras para sa ating sarili. Hindi na tayo nag-i-interact with other people. Spiritual. Kaya kung minsan tuloy tinatanong natin, bakit yung sarili pa natin ang naapektuhan? Parang sa bawat araw, mas napapagod tayo dahil sa stress na nararamdaman natin sa ating katawan. Makikita natin, napakalaki ng epekto ng stress sa atin. Ito ay nakakaapekto sa ating kabuuan, isip, puso at pangangatawan. Ngayong alam na natin ang effect ng stress sa ating katawan, alamin naman natin paano natin matutulungan ang kalusugan ng ating mga nanay na nag-aalaga ng kanilang anak na may autism spectrum disorder. Number one is we have to nourish ourselves. We have to eat proper and well-balanced diet. Kailangan kumain pa rin tayo. Kailangan kumain tayo na masusustansya. Kailangan hindi tayo nagsiskip ng meal. Kasi pag may nutrisyon ng ating katawan, mas marami tayong magagawa. Number two is we have to engage into something physical activity. Remember that when we do exercise, we release happy hormones. We do stretchings. Nawawala lahat ng spasm sa ating katawan. Even it helps our muscles and our bones to regain strength. Number three, we have to look for emotional outlet. Kailangan, we have to be happy. We have to be with people who makes us happy. Positive outlook in life. We look at things in a positive perspective. We have to understand why we are experiencing these things. We have to learn to accept. And we have to be grateful sa lahat ng meron tayo. And lastly, we have to love ourselves. Kailangan bigyan din natin ang ating sarili ng panahon. Magbigay tayo ng time para makarecover, tanggapin, i-accept yung mga bagay, magpasalamat, at alagaan ang ating buhay. So, yun yung mga kailangan nating gawin upang matulungan ang ating katawan na mabawasan ang stress at mas maalagaan natin ang ating mga katawan. Again, mga kasangbahay, being a mother of a child diagnosed with autism spectrum disorder might be difficult and challenging. But always remember to love yourself. Give time to yourself. Eat a well-balanced diet. Have a proper exercise. And most importantly, seek help. Work hand in hand with your partner, with your family member, to help raise a child with autism spectrum disorder. Always remember that we are here to help you.